Kamusta ka, anime? Ito na ang part 135, ang laban sa pagitan ng East at ng West. Disclaimer lang ka, anime, ang inyong maririnig at makikita ay wala po sa manga at anime. Ito ay isang fanfiction o fanmade lamang. Ginawa ko ang story na to para sa mga tunay na nagmamahal at nakakamiss sa slam dunk anime. I hope na lumabas na sana ang season 2 nito. Ang mga karakter pala sa ating kwento ay pag-aari ni Mr. Takehiko Inoue. At sana, huwag nyo rin kalimutan na mag-follow sa aking FB page at Facebook gaming page. Magbibigay tayo dyan ng skin. Ilalagay ko sa comment section ang link. Maraming salamat. Tara, at atin ang simulan. Sa kapapasok pa nga lang na si Kyota ay nakatikim na agad ito ng black eye sa Sakuragi. Pati si Kyota hindi nagtagumpay na makalusot kay Sakuragi. Hirap talaga makagawa ng puntos sa ilalim. Wika ni Coach Takato. Coach, mukhang kailangan sa labas namang galing ang ating puntos. Sambit ni Mitsui. Sa tingin ko nga, Mitsui, pero mag-observe muna tayo. Baka makagawa pa sila ng paraan para makapuntos sa ilalim. Tugon muli ni Coach Takato. Nasa panig na nga ng isang bola at ibinababa na ito ni Sendo. Habang idinidribble niya ang bola, umiikot naman ang mata niya para maghanap ng magandang mapapasahan. Si Sakuragi, naka-box 1 siya. Ang maaasahan na lang sa ilalim ay si Maki at Akagi. Kaso nga lang, mahigpit din ang depensa sa kanila ng kalaban. Biglang pasok nga ni Miyagi, sabay sabing, "Pasa!" Si Miyagi, "Sige!" Mabilis nga ipinasa ni Sendo ang bola kay Miyagi. Pagkakuha ni Miyagi sa bola, sabay atake nito. At nagawa niyang maiwan si Sawakita. Mag-a-attempt na sana siya ng layup nang sabayan siya sa ere ni Hanagata. Pero nagawang maiwas ni Miyagi ang bola. Sabay release nito. At yun nga, pumasok ang layup niya. Puntos para sa team ng East. Ang score ay 27-22. Balik sa 5 ang lamang ng East. "Ang galing mo, kulot! Nagawa mong malusutan ang dambuhala na si Boy Labo. Kakaiba ka talaga. Small but terrible." Tuwang-tuwa na sigaw ng mga kaibigan ni Sakuragi. Pati ang mga manonood natuwa rin sa pinakitang galaw ni Miyagi. "Ang galing talaga ni Miyagi, no, Coach? Kahit maliit lang siya, kaya niyang makipagsabayan sa malalaki. Sana balang araw maging katulad ko siya." Wika ni Hikuichi. "Hindi naman imposible yun, Hikuichi. Basta samahan mo lang ng sipag at tiyaga sa pagsasanay, magiging katulad mo din siya. Yung mga sinasabi mo na i-check ko yan, i-apply mo sa sarili mo yun. Siguro naman mga naka-record yun sa'yo. Tama ba ako?" Sambit ni Coach Tauka. "Opo, Coach. Salamat sa payo." Tugon ni Hikuichi. "Kala ko talaga magiging advantage na ng West ang height nila. Pero nagkamali ako. Si Miyagi ang nagpatunay na walang malaking nakakapuwing. Magaling ka talaga mag-training, Anzai." Mahinang sabi muli ni Coach Tauga. "Kulot! Kahanga-hanga ang ginawa mo na yun, ah. Di ka man lang natakot na pasukan sa loob kahit alam mo na naglalakihan ang sasabay sa'yo dun." Wika ni Sakuragi. "Bakit naman ako matatakot? Malalaki lang sila, pero mabilis ako kumpara sa kanila." Tugon ni Miyagi. Napatingin na lang sa kanya si Sakuragi. "Okay lang yun, Hanagata. Bawi ka na lang sa kanya."
Tumingin na lang si Hanagata kay Miyagi. Sabay sabing, "Di ko inaasahan na magagawa niya na malusutan ako. Kakaiba talaga ang maliit na yun. Nakikita ko tuloy sa kanya si Fujima. Buo ang loob sa laban at may puso." Nasa panig na nga ng West ang bola at hawak na ito ni Sawakita. Habang idinidribble nga ni Sawakita ang bola, biglang angat naman ni Kyota sa ibabaw ng 3-point line. Yun nga lang, sinundan siya ni Sakuragi. "Pasa mo sa akin, Sawakita," wika ni Kyota. Mabilis nga ipinasa ni Sawakita ang bola. Pagkakuha ni Kyota sa bola, hinarapan naman siya ni Sakuragi. "Balak mo pang bumuelo ah, unggoy," wika ni Sakuragi. "Tingnan lang natin, unggoy, kung makasabay ka sa bilis ko," ngising sabi ni Kyota. "Tingnan nyo, yung dalawang unggoy na mataas ang tingin sa mga sarili ay nagbabantayan," wika ni Takamiya. "Oo nga no, magagawa kaya siyang mapigilan ni Hanamichi?" tugon ni Oksu. "Sa palagay ko, kaya siguro ni Sakuragi," sabat ni Mito. Biglang ang atake ni Kyota, pero nagawa siyang masundan ni Sakuragi. Yun nga lang, bigla itong nag-crossover. "Ano? Ang bilis ng unggoy na yun ah," wika ni Sakuragi. "Wala ka pre, ganun lang kita kadali na iwan," wika ni Kyota habang idinidribble ang bola. Mag-a-attempt na sana ito ng layup nang biglang sabayan siya sa ere ni Akagi. "Hindi pwede yan," wika ni Akagi. At yun, sa pangalawang pagkakataon na sumubok si Kyota, block na naman ang inabot niya at tumalsik ang bola sa labas. "Hay, kaya ayoko siya ipasok. Masyado siyang nagiinit. Di pa rin talaga nawawala sa kanya ang pagpapasikat. Walang pagbabago," mahinang sabi ni Coach Takato. "Nalusutan mo man ako, unggoy, pero di ka makakaligtas sa gorilla. Kahit kailan, hindi man nanalo ang unggoy sa gorilla," ngising sabi ni Sakuragi. "Kunggong, ayusin mo kasi ang bantay mo," wika ni Akagi, sabay bato kay Sakuragi. "Aray naman, gori," wika ni Sakuragi. "Nakakainis, kala ko pa naman makakapagpasikat na ako, pero bigo pa rin ako. Paano ako makikilala niyan?" bulong sa sarili ni Kyota. "Huwag kang manggigil sa laban, panatilihin mong kalmado ka. Yun ang susi para magtagumpay tayo," paalala ni Sakuragi kay Kyota. "Kunggong ka kasi, kala niya naman malakas siya," sabat ni Rukawa. "Anong sabi mo, Rukawa?" gigil na sabi ni Kyota. "Kunggong," sambit muli ni Rukawa. "Oh, tama na yan, balik na sa opensa. Kailangan makapuntos tayo, okay?" wika ni Hanagata. Dahil lumabas ang bola, sa panig pa rin ng West, mapupunta ito. At ibinababa na ito ni Sawakita, sabay paasa kay Rukawa. Pagkakuha ni Rukawa sa bola, itinira niya agad ito. Pero di niya alam, na-check na pala ito ni Sendo, ang ganung galaw. "Hindi na uubra yan," sabay talo ni Sendo. At yun, nagawa niyang masalat ang bola at nag-iba ito ng direksyon. "Hindi papasok yan, kunin niyo ang rebound," sigaw ni Sendo. Hindi nga pumasok ang tira ni Rukawa at nakakuha ni Akagi ang rebound. "Gori, fast break," sigaw ni Sakuragi na nauuna na sa ibaba. Isang bullet pass nga ang ginawa ni Akagi at sakto ito kay Sakuragi. "Ayos, puntos na to," mahinang sabi ni Sakuragi habang nakangisi. Hinabol naman siya ni Sawakita at naunahan niya ito sa pwesto. "Pipigilan kita, Sakuragi," wika ni Sawakita
na seryoso ang muka. Pero si Sakuragi, dire-diretso lang. Nung malapit na siya kay Sawakita, bigla itong nag-half step. Wala nang nagawa si Sawakita dahil hindi niya inaasahan ang ginawa sa kanya ni Sakuragi. Ang bilis nun. Di ko inaasahan na ganun ang gagawin niya. Gulat na sabi ni Sawakita. Dahil nakalusot si Sakuragi, isang layup ang ginawa nito at pumasok ang bola. Puntos para sa team ng East. Ang score ay 29-22. Tumaas na sa 7 ang lamang ng East. Tinambakan na ang West. Mukhang mahihirapan na ata sila makahabol niyan. Tama ka dyan, kaibigan. Ang lakas talaga ng pula ang buhok. Bukod sa mabilis na, may galaw pa. Talagang pinapahirapan niya ang West. Wika ng mga manonood. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ni Sakuragi sa pinakita nitong galaw. Kainis na talaga. Di na nga ako makapuntos. Di ko pa siya masabayan sa bilis. Pakituloy sa mga manonood. Nasasapawan na niya ako. Gigil na sabi ni Kyota. Nice one Sakuragi. Bati ni Akagi. Nice pass Gori. Ngising sabi rin ni Sakuragi. Okay. Balik na sa depensa. Wika ni Sendo. Lumaki na nga ang lamang ng East laban sa West. Magagawa pa kaya nila itong mahabol? Abangan natin yan sa susunod na kabanata. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man and sign out. Bye-bye!